Sa video na ito ay pinayagan po ako ng may-ari ng garden na carrots at ako na daw ang mag-testing at sa kanan nila titignan kung anong itsura nung nabunot ko, kung pwede na bang i-harvest o hindi pa. Ito nga at ang aga ko sa kanilang garden. Dahil sabi nila ay magte-testing daw sila ngayon, titignan nila kung pwede na. Kaya pinayagang ako na lang para ma-video ko para may ma-vlog naman ako at maipakita ko sa inyo. Ang bait talaga nila. Sa mga nauna nating video ay ipinakita natin kung paano nila itinanim ang carrots at kung paano sila na ay nag carrot spacing or thinning daw. Hanggang sa nilagyan na nila ng fertilizer at tinabunan ng lupa yung puno ng carrots. Pagkalipas ng 2.5 to 3 months, magte-testing na sila kung pwede na ba siyang i-harvest. Depende po kasi sa bilis ng paglaki ng carrots. Kung mabilis itong lumaki, pwede na itong i-harvest 2.5 months pa lang. So eto na nga guys, bubunot na tayo. Hindi pwede ito kasi ang tawag nila dito ay sapangka. Hindi rin ito good quality na ibenta. Kaya eto na, bubunot pa ako ng isa pa. So ayan na. Hindi po ako eksperto pero hindi po ito pwede. Hindi pa pwede kasi matulis pa ito. Hihintayin pa siguro ang mga 14 to 20 days bago ito i-harvest. Inuulit ko, hindi po ako eksperto pero alam kong hindi po ito pwede dahil maliit pa at matulis pa po. May ilalaki pa po ito. Lalaki pa po yan para maging good quality. Reminder lang po pala sa mga viewers natin na gagait, na kalanguya or igurot. Nagtagalog po ako ngayon dahil po hindi lang po tayo ang viewers. So good vibes lang po sa umaga. Marami pong salamat sa mga viewers na nakaka-appreciate po ng ating mga videos. Hindi po ako eksperto sa farming pero na-amaze po ako sa mga nakikita ko dito. Ayan po ang kapaligiran namin. Yan po, nasa kabundukan kami. At gusto ko lang i-share kung ano yung mga nakikita ko dito. Dahil hindi po ako originally na taga dito, kaya nabibigla rin po ako at nagugulat sa mga nakikita ko dito. Na-amaze po ako, kaya gusto ko pong ibahagi din po sa inyo. Maraming salamat po ulit!